bawal daw yung single para hindi mapait. Hello everybody! Welcome back to my YouTube channel. This is Geraldine G, ang Diwatang Igorota. Your one and only Diwatang Igorota. So, sa video na to, ipapakita ko sa inyong paano namin ginagawa ang rice wine. So, ayan, rice wine. Pampalakas ng puso. Kung ang puso mo ay nanghihina, mas mabisa ito. So, ayan. Pero, pag gagawa ka ng rice wine, kailangang may susundin ka. So, ano-ano ang mga yon? Una, kailangang tuwing gabi. Oh, dapat daw gabi. Pangalawa, pagkatulog yung mga bata. So, ayan. At bakit tuwing gabi? Sabi ng magulang ko, para daw maganda yung outcome niya. So, ayan. Una, para daw masarap at manamis-tamis. So, para daw, halimbawa, tulog yung mga bata, walang, di ba, walang mag-iistorbo. Kasi, sabi ng tatay ko, bawal ito gawin pagka may araw. Kasi, halimbawa, pag may mga anak kang nagtatrabaho sa iba't ibang ano. So, di ba nakalabas sila? So, ayan, bawal. Kasi masisira daw. Yun lang sabi, masisira. So, ayan, guys. So, yun yung isa sa mga, isa lang ito sa mga tradisyon namin o kaya mga ginagawa namin pagka gumagawa kami ng rice wine. So, hindi ko lang alam sa mga iba't ibang lugar, pero sa amin, ganito. Sa gabi namin ginagawa ang rice wine. So, panoorin nyo kung paano namin ginagawa ang rice wine. First, this one, we call it batalino, or ito yung mga tinatanim na bigas. So, yan yung kulay niya. So, ito siya. Ayan. So, ayan, tapos, uhugasan na namin and then konting tubig. Uhugas 2 times, hugasan ng 2 beses. Ito yung kulay niya. Ang itim. Oh, parang violet. So, ayan. And then, lalagyan na natin ng tubig. So, the same lang. Ano yung measurement ng bigas, yun din yung measurement ng tubig. So, ayan na guys, kumukula na siya. So, ayan na po yung tamang pagluto ng paggawa ng rice wine. So, bali, ganyan na siya. So, papatayin natin hanggang lumamig. So, ito, aantayin natin i-absorb nung bigas yung water. So, aantayin natin siyang lumamig bago natin i-transfer sa ibang lalagyan. Ayan. So, ganyan yung paglipat ng rice sa so, ayan. Nilipat na para sa next. Yan yung pangalawang step sa paggawa ng rice wine. So, ayan. Pinag hiwa-hiwalay, charong.
pinag-wine. So that's my mother making rice wine. So kailangan daw bawal daw yung single para para hindi mapait. Kailangan daw married na. Ito yung tinatawag nilang giyag o kaya mga mostly meron sa mga kaigurutan. So ayan, inaantay lang saglit lumamig para mamaya lalagyan na nung pulbo. Charo. Ng bubod. Ito yung tinatawag nilang bubod o kaya parang yeast. Ito siya guys. Parang tinapay. So, ayan. Ihahalo na dun sa top nung rice. So, ganun siya. Lalagyan lahat ng ito niya. So, powdering. Pala, powdering. So, hanggang malagyan lahat. Tapos, babalik na rin para malagyan ulit yung sa kabila naman. Para hindi ma-pure. So, ayan. So, ayan. Okay na yan. Kasi pag sinobrahan mo, mapait daw. So, bali parang 1/2 lang yung ginamit. Okay, 1/4. Then, you stir. So, ayan siya. Hanggang mahalo yung nilagay na bubod. So, ayan, inaayos ng brown para tatakan mamaya. So, ayan yung simpleng paggawa ng rice wine. The basic way. So, gawin mo na lang bundok para mas madali. Dahil andito naman tayo sa bundok. So, ito siya. Naayos na. Oops. Ito siya. So, ayan. Gumawa ng eggs. Mahilig sa eggs. So, ayan. Nilalagyan ulit ng konting bubod. Para mamaya tatakpan. See, tanggalin mo na yung eggs para hindi masaktan. Para hindi masakit. So, third step. Ganun. Tatakpan mo ng cellophane o kaya dahon ng saging o kahit ano. So, ayan. Finish tapos i-ano natin. Antayin natin ng 2 to 3 days o kaya pagka nagka-tubig saka ulit buksan. So, we'll wait for 2 to 3 days. So that's my mother who made rice wine. After one night, ililipat na namin kasi nagkaroon na siya ng kaya nag-watering na siya. So ayan yung ginawa niyang rice wine kahapon. So isang gabi lang kasi nag-water agad siya. So lipat natin. So, ayan, nililipat na sa kaldero. Bakit kaldero yung pinaglagyan? Para doon magkaroon ng tubig tsaka para hindi siya masayang. So, ayan. Mga, ano ba yan? Mga salaw. Ayan siya. After one night lang yun. Depende kasi sa rice na gagamitin mo. So, minsan may mga 2 to 3 nights bago ilipat. Then, yung rice pala na ano is half-cooked siya. Huwag single para matamis daw yung paggawa ng rice. So, antayin na lang ulit natin bago gamitin. So, yun guys! Thank you for watching this video. Please like and share at huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. See you on my next vlog. Hello.